Unbettable dito sa Unbettable Channel. Ang mga kaibigan natin, mga SB19 fans, di ba? Talaga namang, o hindi pa ito yung episode ng SB19 kasi may kinalaman po ito sa Ponin. Yes, Paula Avellino and Janine Gutierrez na napapabalita ang nag-break na di umano. Lulungkot naman kami kasi nung huli naming pinod kasi ito since sila'y nagkaigi mga 2 years ago. And kamakailan lang this year, siguro mga April or May, na nagkaroon pa kami ng balita na sa alam mo yon, sa sobrang katahimikan nila, respeto nila sa kanilang mga careers at mga individual na ginagawa, still strong ang kanilang pagsasama, maganda ang kanilang relasyon, etc. Hanggang may mga naririnig kami lately. Ito po, pinupodcast po namin ito ngayong first week ng August. Yung pong sinasabi po namin na ibalita namin sa inyo dito, base na rin po sa mga nakarating po sa amin at nakakakwentuhan po namin mga katrabaho nila at mga pinagkakatiwalaang tao. That was last April or May, kung hindi ako nagkakamali. Basta between May, April and May na yung kanilang mga pagsama-sama at alam mo yon, pagbabanding-banding ay okay pa. Pagbabanding-banding meaning na merong something sa kanila after nga nilang, alam mo yon, after nga nilang magkasama sa isang project dati, tapos nagkaroon sila ng show sa Amerika. Kasi yung mga nagsasabi before na pagbalik nila galing sa Amerika, nag-break sila, yun po ay pinabulaanan ng ating mga kausap. Nasabi hindi, okay pa rin sila. Kaya lang may mga respective nga sila mga pressures mula sa mga work nila, sa family, etc. Kaya siguro hindi lang nila napapublicize, so ayaw lang nilang pag-usapan. But as ang friendship nila or more than friendship nilang relasyon ay malalim. At inassume nga ng lahat na yes, still going strong sila. At kami rin dito po sa Unbearable Channel ay pinaninigan din po namin yung naibalita po namin dito last nga, kung hindi kami nagkakamali, mga towards the last part of April. Kasi pa Holy Week yun eh, nung nakachikahan namin yung mga kaibigan namin. So nung mangyari, ngayong August, pagpasok po ng Agosto, nakabalita kami, maraming nagtatanong actually, mga Ponin fans, yung mga subscribers po namin dito sa Unbettable Channel, ay nagtatanong sa amin ano na daw po ang latest. Kasi may mga naglalabasan ng mga blind item, na di umano'y nagkalabuan na sila, at nito lang naghiwalay, may mga ganun chika. And may mga pinagtanungan naman po ang inyong lingkod na sabi nila yun, baka gimmick lang yan kasi matatapos na yung Dirty Linen na programa ni TV, series ni Jenny, na talaga namang wow, hinangaan naman talaga ang kanyang pagganap at siya talaga yung bumida ng bumidang bingo. And parang sinasabay lang din daw dito sa panibagong promo naman na ginagawa din dahil may papapasok naman na series itong si Paul Avellino, itong ang Lin Lang, kung saan makakasama niya si Kim Chu, si JM De Guzman, si Inay Maria o Maricel Soriano, na in fact ang lumalabas ng mga PR ano ngayon, PR what's this, angles, ay yung nagtitrain ng mabuti si Paulo, nagbo-boxing siya, nagpapalakas siya ng kanyang katawan kasi bilang bahagi ng pagpiprepare niya sa kanyang role. But anyway, sa gitna nga ng lahat ng ito, dito pumasok yung issue na di umano'y huwalay na sila. Kahit for the longest time naman talaga, walang nagsasalita ni isa sa kanila. Si Janine, hindi rin naman nagsasalita. Si Paulo, hindi rin naman nagsasalita. Lalo pa nga, kung tutusin si Paulo, may mga ginagawa din siya sa kanyang personal na buhay na alam mo yon, kahit hindi ang tawag natin dito, kahit pilitin siya ay hindi talaga siya nagbibigay ng opinion, especially nga dito sa naging sitwasyon or setup nila ng kanyang ng nanay ng kanyang anak kay LJ Reyes, na napapabalita nga nating ito naman nasa Amerika at nagpa-prenup na nga sila nung kanyang mapapangasawang si Mr. Evangelista something, na yung anak naman niya doon ay alam mo yung okay na okay naman at
may maganda silang komunikasyon na hindi na lang din napapublicize kasi siguro iniiwasan lang nila yung pagmulan pa ng kung anong conflict. And as far as we know, yung nung nakakausap namin that time, yung mga kaibigan namin, common friends namin nina Janine, nina Paolo, sinasabi nga na kahit si Janine ay, you know, nagre-reach out dito sa anak niya kay LJ, and hindi nga lang nila masyadong kinikwento or chinichika until nung sinabi nga natin na smoothly, silently, sinisikap nilang ayusin yung kanilang, I mean, minimaintain nila yung kanilang magandang relasyon bilang more than friends. Kasi ayoko rin bigyan ng label na sila, di ba? Kasi yun naman, more than friends, but sa showbiz kasi, ano pa ba naman ang tawag sa ganon? But anyway, to cut the story short, and ito nga matatapos itong Dirty Linen project ni Janine at may papasok naman na Lin Lang series itong si Paolo. Muli na namang nabubuhay ang mga ganitong issue na since matagal silang din nagkikita or hindi nagsasalita or walang nagsasalita mula sa isa't isa, nabuhay yung issue kasi naghiwalay na sila, kasi ganito, ganyan, ganyan. Na hindi po namin kinukumpirma o dinideny din dito sa Unbettable Channel kasi ito ay mga opinion sa ngayon, mga hakahakang lumalabas kasi nga yung mismo may katawan din ay hindi nagsasabi or nagkakwento man lang. Basta kami, naninindigan kami dun sa aming naibalita dito sa inyo sometime in April or May na nung mga panahon na yon ay okay sila. Going smoothly, maganda ang kanilang friendship, and kung nabahiran man yan sa mga panahon na ito nitong August, ay hindi pa rin po namin sa inyo maibabahagi kung ano man yan kasi hindi naman kami yung authority dyan dahil kami po ay nakikibalita lang din dyan at kumbaga nakikinood sa mga kung ano man yung mga ganap sa kanila. Ang aming respeto pa rin ay binibigay namin sa dalawa. Nirerespeto namin kung anumang desisyon nito ni Paul Avellino. Nirerespeto din namin kung ano naman dito yung saloobin o hindi man gustong sabihin ni Janine Gutierrez. Basta ang paunin, especially yung mga sumusuporta sa kanila, ay sana ay umaasa na hindi totoo itong mga naririnig at nababalitaan natin ngayong mga panahon ng Agosto dahil lang sa mga ganitong mga pangyayari. But hindi rin naman din sila magre-rely lang sa kung ano mga chika-chika at mga balibalita dyan, di ba? Basta kami dito, naninindigan kami, no? Sana, talagang sana, no? Pero sa totoo lang po, ako po talaga ay ginawa ko ang aking magagawa para balikan ko po yung mga common friends po namin na kahit sila po ay walang masabi sa kung ano ba talaga ang nagaganap sa personal na mga buhay-buhay ng dalawa maliban sa sinasabi nila na noong mga nakaraang panahon, nakaraang buwan ay okay na okay sila. So kung itong mga panahon na to ay kung ano man itong nangyayari, alamin po natin yan sa mga susunod po nating episode. So subaybayan po natin at itong mga balitang sana ito ay hanggang balitang ek-ek na lang. Mga balitang ek-ek na lang. Hindi, nakakasad din na lang. Itikip ang mga ganitong klaseng pagbabalita porque may tatapos yung isang series, may panibagong series. Huwag naman sa ganun sana. Huwag naman sana. Although, sa tinagal-tagal namin sa showbiz, parang natural ng occurrence or pangitain or pangyayari ang mga ganyang bagay-bagay na sana naman ay mabago natin paunti-unti. Kasi ang taas po talaga ng ibinibigay natin pagmamahal at respeto sa Ponin dahil sabi nga natin, isa sila sa mga love team na talaga namang nabuo or isa sa mga inaasahan sana natin magle-level up ang relasyon, hindi dahil sa nagkasama sila, kundi dahil sa talagang naramdaman naman talaga nila yung mga ipinaramdam nila sa atin na alam mo yung kilig, yung respeto, yung pagmamahal, yung sweetness, thoughtfulness, etc., etc. And pinakahigit sa lahat, yung pagrespeto sa oras at espasyo ng bawat isa. O, diba? Ang saya lang. Ako ang lingkod. Na ganyan. Kasi nasasad ako sa balitang yan. Charot. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Muli, nagpapasalamat po sa inyo na sana nga ay magkaroon din tayo ng isa pang episode sa kung ano ba talaga ang real score sa balitang yan. Dahil kami dito, ayaw namin paniwalaan. Pero, bahala kayo. Ako po ulit. Nagpapasalamat. Sige na nga. Babay na nga. Baka kung ano pa masabi ko. Salamat po sa inyo lahat.